earth signs. I hope you're doing well. So this is your daily message for October 30, 2022, and this is for the collective too, as always. So this isn't going to resonate with everyone, just take what resonates. And also maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support, I truly appreciate it. And kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. Thank you. So, see you po sa reading ninyo. Hello, Capricorn. So, Capricorn, this is going to be your daily message for October 30. Tingnan natin kung ano yung message for you for October 30. And maraming salamat din po sa inyong support sa aking channel. Salamat sa inyong mga comments. I truly appreciate that. And lagi ko po kayong sinasama sa aking mga dasal na naway kayo po ay laging safe at healthy lamang. So Capricorn, yung message ninyo is the Three of Wands. So napakaganda, no? Capricorn, yung mga nakaraang araw, mga napakaganda ng iyong energy na lumalabas. So puro kayo paswerte, puro kayo good fortune, good luck, yung mga energy ninyo, mga wish fulfillment, yun ang mga lumalabas na energies ninyo, so which is beautiful. And this time we have the Three of Wands, and this is another good fortune card, no? And punong-puno din ito ng travel energy. So ang iba sa inyo is really going on a travel. Some of you are embarking on a travel that is linked to business. So maaaring ang iba sa inyo is expanding your business or expanding your knowledge. And yung travel involved dito is para ang iba sa inyo mag-aaral, no? Mag-aaral sa ibang bansa. Maaring meron ka ng student visa, or maaring you are an exchange scholar. Maaring ang iba sa inyo talagang in-apply mo na makapag-aral ka sa ibang bansa, you know, to expand your knowledge. And ang iba naman sa inyo dito is business expansion ang gagawin dito. And you are going to really do it yourself. Talagang kayo mag-aasikaso niyan overseas kung yun ang iyong plano. And ang iba sa inyo dito, magtatrabaho din sa ibang bansa. So you are going to travel patungong ibang bansa dito. So, meron ding migration dito. Maring ang iba sa inyo ay magmamigrate na sa ibang bansa. And you're ready to fly. Parang ang pamilya mo, kasama mo, nakahanda ng lumipad para sa tumira sa ibang bansa, no? Subukan ang buhay sa ibang bansa dito. And ang iba naman sa inyo dito, may kasalang magaganap. Maaring ikaw yung ikakasal, or maaring ikaw ay imbitado sa isang kasalan. So, isang kasalan overseas. Wow! Maaring this is a destination wedding, no? Wow! This is napaka-extravagant ng datingan. So, but yun ang lumalabas ng energy dito for some of you. And alam mo dito, ang daming swerte, no? Kasi parang yung isip ninyo, na karamihan sa inyo dito, Capricorn, parang hindi tumitigil yung inyong ideas, no? Yung ideas ninyo para sa inyong negosyo, para sa inyong career, para sa inyong trabaho, para sa inyong pagtagumpay ninyo in terms of your money, career, and finances is patuloy na gumugulong, no? Parang hindi kayo nauubusan ng ideya, hindi kayo nauubusan ng strategy. And with that, talagang magtatagumpay kayo, Capricorn, kasi napaka masigasig ninyo, napaka workaholic ninyo. Kung kayo man ay isang entrepreneur, talagang magsasucceed ang inyong negosyo, kasi hindi kayo nauubusan ng ideas and strategies and mga bagay na mas makakapalago ng iyong negosyo. And kung kayo naman ay isang empleyado, alam mo, napaka laki ng potential mo dyan sa iyong trabaho na umangat ng posisyon, na marating mo ang pinakamataas na posisyon sa inyong kumpanya. Dahil eventually, no, kung ngayon hindi ka man napapansin ng iyong mataas na posisyon, yan, yung mga bosses, big bosses mo sa trabaho, kung hindi man napapansin ngayon ang trabaho mo, eventually, no, it will be recognized. Kasi hindi ka nauubusan ng ideas,
hindi ka na uubusan ng diskarte. Napakagaling mo, Capricorn. Napaka-swerte ng kumpanya pinagtatrabahuan mo sa'yo. Kasi napaka-juicy, no, ng iyong isipan. Hindi ka na uubusan ng magagandang ideya. And lagi din naman yan tinatanggap ng iyong mga boss, na yung mga binibigay mong opinion, yung mga binibigay mong idea. And magtatagumpay ka dyan. I'm telling you, magtatagumpay ka dyan sa iyong ginagawa, Capricorn. And for some of you naman dito, you know, yung sipag mo, yung dedication mo sa iyong career, sa iyong trabaho, whether you are self-employed or whether you are an employee, ano ka, pinapanood mo na ngayon, parang nakikinikinita mo na, or maaari nakikita mo na talaga, may mga signs na talaga ng tagumpay, no? Nafe-feel mo na or nakikita mo na, napapunta ka na sa taas, no? You are moving upward na sa iyong kinalalagyan. So, malapit ka na, within you reach na ang iyong success dito kung nasaan ka man ngayon, position, whether you are employed or you are self-employed. Malapit ka na sa iyong tagumpay. Yun ang aking nafe-feel dito. So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo. Virgo, this is going to be your daily message for October 30. Tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo, Virgo, for October 30. And, maraming salamat, Virgo, sa inyong mga comments. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate it. And lagi ko po kayong sinasama sa aking mga dasal na naway. Kayo po ay lagi safe at healthy lamang. So, Virgo, yung mensahe ninyo for today is the Page of Swords. Ayan. So, there is a financial abundance coming in, no? So, I really feel na yung news na marireceive ninyo, yung balita, communication, chismis. Bakit mo may nasaling chismis? Yeah, but that's what's coming through. Merong balita, communication, or chismis man yan na dumating, you know, is going to help you out gain that idea. Magkakaroon ka ng idea dyan towards your financial abundance, no? So, maaring magkakaroon ka ng idea dito na magnegosyo. Maaring meron kang pagkakataon dito na magkaroon ka ng idea na magbukas ng sarili mong online shop. Maaring magbukas ka ng sarili mong side hustle online, you know. So, maaring ganun. So, maaring merong maikwento sa'yo ang iyong mga kaibigan or iyong mga katrabaho or kapamilya, no, na si ganito, may ganito, ganyan, si ganito, kakilala ko, nag-put up ng ganito, ganyan. And maybe, you know, that will inspire you to do your own then. So, maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo na yung kwentong yun is going to inspire you para gumawa din kayo ng sarili ninyong paraan para matulad, no, ma-inspire ka doon sa ginawa ng subject ng kwento nung nagkwento sa'yo. So, maaring ganun. So, ipagkakapirahan to eh. I'm really feeling na yung chismis na ito or yung kwentong ito is something about pagkakaperahan. So, maaaring tumulad ka doon, ma-inspire ka, no? Na gumawa ka din ng sarili mong style, ng sarili mong version ng kung ano ang ginawa nung isang taong yun na naikwento sa'yo na maaring nagtagumpay na siya ngayon or nagsisimula ng umani ng tagumpay doon sa kanyang mini negosyo or talagang business venture na ginawa, no? And ang iba sa inyo dito is learning new things, no? Ang iba sa inyo is interesado na mag-aral pa or interesado na to do more research, to gain more knowledge. Yung parang ganun, learning ang focus ng iba sa inyo dito. To continue to learn, to continue to study. And maaring, ang napipick up ko dito, some of you are going to be offered a scholarship. So maaring, scholarship to sa school na nag-offer sa inyo. Or maaring,
empleyado na kayo ng isang kumpanya, and you are being offered a scholarship, no? Para madagdagan pa ang kaalaman ninyo doon sa sa trabaho ninyo, sa specific ninyong trabaho dyan sa inyong kumpanya. So, maaring ganun ang sitwasyon, yung pag-aaralin kayo ng kumpanya. Learning new things is the focus of most of you dito, Virgo, is what I am picking up. So, Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus. Taurus, this is going to be your daily message for October 30. Tignan natin kung ano yung mensahe mo, Taurus. And Taurus, maraming salamat sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-suporta sa aking channel. I truly appreciate it. Kayo po ay lagi kong pinagdadasal. Nanaway kayo po ay lagi safe at healthy lamang. Salamat. So, Taurus, yung message ninyo is the Emperor. Wow! So, parang lumabas din to si Aries and Pisces, and now Taurus. So, parang lahat, no? Except the air signs lang yung walang may Emperor energy. So, Taurus, maaaring meron kayong Aries or maaaring meron kayong Pisces placements sa yung chart, or maybe you are dealing with an Aries or you are dealing with a Pisces. So, Taurus, this is such a beautiful energy kasi ibig sabihin dito na you are back in your element. Maaring you were distracted for the few weeks na nakaraan, few months na nakaraan, maaring distracted kayo, and now you are back in your element. Nakabalik na kayo ngayon. Maaring you've come to realize na parang enough na doon sa pagka-distract ninyo for whatever reason was that. And now, tutok na uli kayo sa inyong buhay. Nakatutok na uli kayo ngayon sa inyong family and relationships. At tutok na uli kayo sa inyong trabaho, sa inyong pinagkakakitaan, sa inyong source of income, sa inyong finances, sa inyong career, whatever that is. So, yun, for most of you, yun ang inyong focus ngayon. You are back on track ngayon. And yung pag-iigihan ninyo uli yung trabaho ninyo, pag-iigihan nyo uli ang inyong career, ang inyong ginagawa before. So, now, parang ano na kayo, solid na ang inyong atensyon sa pagdidiskarte kung paano kayo makakabuo uli ng, alam mo yun, solid and strong foundation in terms of your family and relationships, and also sa inyong finances. Kasi I feel na yun yung mga areas na pinaka mahalaga sa inyong buhay at this point. So, gusto ninyo na magkaroon kayo ng isang solidong financial future, yung financial security and stability, yun ang inyong pagtutuunan ng pansin ngayon, as well as yung solid foundation and stability din ng inyong pamilya, ng inyong mga relasyon, whether that is your friendly relationship, yung relationship mo sa inyong mga katrabaho, relationship mo sa inyong mga anak or kapatid or magulang, or yung buong pamilya. I feel na yun ang mga bagay, mga areas ng buhay mo na pagtutuunan mo ngayon ng pansin. Yun ang you're going to work hard on that para maging stable ang lahat, maging masaya ang lahat, no? Kasi parang yun na ngayon ang iyong pagtutuunan ng pansin. Parang tapos na kayo doon sa pagsasaya, sa pagkakadistract for the past few weeks or few months, no? And now, seryoso na kayo. Magsiseryoso na kayo sa inyong buhay, and you are going to be 100% na pag-iigihan nyo na ang inyong pagtatrabaho at ang pag-aasikaso sa inyong pamilya and in your relationships. So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.